there's a way para mawala ng karapatan yan si Annalyn sa Apex. What are you thinking? Kailangan ko lang patunayan na hindi kami magkapatid. Nagpapasibling chief DNA test si Zoe. Hindi ko siya maindihan, Dok. Sige. Bigay mo muna sa akin yung mga resulta. Yes, Dok. Kaya ko kayo pinatawag dahil kailangan ni Dr. Meneses ng second assistance in his procedure. Take note that this is an awake brain surgery. Kailangan talaga natin tanggalin ang brain tumor mo. It's located in the right frontal. Malapit ito dun sa part kung saan ito yung kumokontrol ng kaliwang kamay mo. Well, I'm suggesting open surgery para makasiguro tayo kung maapektuhan ba ng operasyon ng kamay mo. Makakatugtog pa rin po ba siya ng gitara? Yes. Hindi naapektuhan ang kanyang musical skills and he can still play the guitar. Dr. Annalyn Santos, ikaw po ba yung batang genius na doktor? Yes, siya nga. Actually, manang-mana siya talaga sa tatay niya, na neurosurgeon din, si Dr. Tanyag. Wait, Doc. Dalawang anak ni Dr. Tanyag. Di ba isa lang? Yes! Ako lang ang tunay na anak. Yung isa dyan, fake lang. Zoe, bakit mo naman sinabi yun? Napahiya ako eh. Bakit kailangan i-announce sa buong mundo na may anak sa labas si Daddy? I'm sorry. I thought okay na sa'yo. Alam na naman ang lahat eh. Besides, if your dad was there, he would have said the same thing. Tito Ray, you're not my father. And that girl is not my sister. Bakit pahirap na hirap ka maniwala na kapatid mo si Annalyn? Eh, paano kung hindi talaga? For all we know, hindi si Daddy yung totoong tatay ni Annalyn. Di ba nga, yung nanay niya, sakali lang nakilala. Meaning, pok-pok yung nanay niya. Ano sabi mo, Zoe? Ulitin mo yung sinabi mo? Alin din yung uulitin ko? Yung hindi ka tunay na anak? O yung nanay mong pok-pok? Duhoy mo yung sinabi mo. Tama na! Zoe, sa akin ka may problema. Huwag mo dinadama yung nanay ko. Pero alam mo, totoo nga. Baka nga hindi tayo magkapatid. Kasi ikaw, yung ugali mo, basura! Tama na, Annalyn! Huwag na kayong mag-away, magkapatid kayo! No! She's not my sister. Eh di wag! Kung ayaw mo sa'kin, ayaw ko na rin sa'yo! Tama na! Sabi! Alam niyo ba, pinakiusapan ako ng daddy ninyo na isama ko kayo sa OR so that you two can work with each other? Itong ospital na lang na to. Itong trabaho natin. Itong na lang nagkoconnect sa inyong dalawa eh. Gusto lang ng daddy ninyo maging okay kayo. Ano ba dapat niyo gawin para magkasundo kayo, ha? Tell me. So ano, Zoe? Ikaw? Sa tingin mo, hindi mababalitaan ng daddy mo kung ano yung sinabi mo sa press kanina? Sa tingin mo, hindi siya masasaktan sa sinabi mo against Annalyn? Hindi na kayo naawa sa daddy ninyo? Alam niyo ba? He's always thinking about you too. Alam niyo ba madalas na siyang uminom kahit ayaw niya? Nagbangayan kayo ng bangayan? Ha? Alam niyo stress is a killer, right? Alam mo? Di ba? So paano? Mamamatay na lang si RJ? Nag-aaway pa rin kayo? Habang buhay na lang ba to? Alam niyo magbabirthday na ang daddy ninyo in a few days, hindi ba? The best birthday gift that you could possibly give him is magkasundo na sana kayo. Sorry, Zoe, kung nag-away tayo at nasaktan kita. Nasasaktan kasi ako kapag iniinsulto mo yung nanay ko eh. Gusto ko lang naman na maging okay kami ng kapatid ko eh. Gusto ko lang naman na matanggap mo ako. Mahirap ba yun? Sige. For Dad. Zoe! Ba? You will never be my sister. I hate you. Zoe! I'm sorry, Annalyn. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Kaya pala hirap na hirap ang daddy ninyo sa inyong dalawa. Sanay naman po ako sa ganyang ugali ni Zoe eh. Pero masakit lang po ngayon kasi kapatid ko siya.
So yung sampal po na yun, ang sakit po nun, Doc. Kasi may halo pong rejection. Gusto ko lang naman po magkaroon ng kapatid eh. Gusto ko lang naman maging okay kami, pero parang sobrang imposible mangyari. Wait, Doc. Dalawang anak ni Dr. Tanya. Di ba isa lang? Yes! Ako lang ang tunay na anak. Yung isa dyan, fake lang. So, totoo naman ah. Anak lang siya sa labas. Grabe talaga yung si Zoe, no? Kahit talaga sa harap ng camera, nagmamaldita, nakakaloka. Dati na naman talagang walang hiyayan si Zoe. Sinadya niya yun para mapahiya si Annalyn. Nangatsyang eh, napahiya yung anak ko. Sana man lang to si RJ, pinagsabihan niyang si Zoe. Kung hindi niya kaya tanggapin si Annalyn bilang kapatid niya, sana man lang maging civil siya sa anak ko. Civil? Gusto mo, si Annalyn tsaka Zoe, civil. Walang galon, walang civil-civil dito. Gera na agad. Alam mo, matagal ko nang gustong kalbuhin yung Zoe na yan eh. Skate natin, Josa. G? G? G! Kaya naman, Chang Susan, kumaka-G kayo. Alam niyo ba ibig sabihin ng G? Hindi. Pero naririnig ko sa kantin. Ikaw ba, alam mo? Hindi din. O, tita mo? Kaya naman, Chang Susan, sinaman niyo pa tong asawa kong war prick. Alam niyo, lalo lang magkakagulo pag pinatulan ni Annalyn si Zoe. Yun na nga po yung nagawa ko. Huh? Anak! Teka, maupo ka. Sandali, nagawa mo? Ano ba yung nagawa mo? Upo ka muna. Nag-away na naman po kami ni Zoe. Dapat lang! Chang Susan, tama na ho. Eh, tinuturuan niyo maging violent ito si Annalyn eh. Anak. Sinaktan ka ba ni Zoe? Anong ginawa niya sa'yo? Ayoko na po nag-aaway kami ni Zoe, Nay. Kapatid ko po yun eh. Dapat hindi po kami nag-aaway, di ba? Pero ewan ko po. Parang kahit ano pong gawin ko, hindi niya po talaga ako matanggap bilang kapatid niya eh. Ewan ko po ba? Parang lagi na lang po talaga mainit yung dugo nun sa akin. Anong sabi ng tatay mo? May ginawa ba siya? Sinusubukan niya naman po kami pag-ayusin, Nay. Pero ayaw po talaga ni Zoe eh. Alam ko po, nahihirapan na rin po si Doc RJ. Malapit na nga po ng birthday ni Doc eh. Alam niyo po ba, isa na po yung birthday wish niya. At yun po yung magkabati po kami magkapatid. Pero parang hindi po mangyayari. Infer din naman ka Doc RJ, no? Sipin mo, may dalawa nga siyang anak. Pero hindi niya naman mapagsama ng sabay. Tapos yung asawa niya, praning pa. Kawawa, no? Oo nga. May punto ka doon. Tsaka tignan niyo, ha? Kahit mayaman siya, magse-celebrate siya ng birthday na mag-isa. Malungkot yun. At least tayo, kahit tayo-tayo lang eh, masaya tayo. Di ba? Ito, tandaan mo, Annalyn. Ang tunay na ligaya, wala sa pera. Tama yun, Chang. Nasa pamilya. Pero, mas masaya ang pamilya kung may pera. Chang! Ay, may pera lang naman. Cool lang, cool. Kahit walang pera. Annalyn, hanggat kaya mo umiwas kay Zoe, umiwas ka muna. Para kahit papano medyo mabawasan naman yung mga iniisip ni RJ. Lalong-lalo na ngayon na sabi mo magbabirthday pa siya, diba? Annalyn, napanood ko yung press interview nyo kahapon after the OR. And I'm really sorry for what Zoe said. Napagsabihan ko na rin siya. Okay na po yun, Doc. Sanay na rin naman po ako kay Zoe. Wala po yun. Gusto ko sanang bumawi sa'yo.
Naku, Dok. Ako nga po dapat bumawi sa'yo eh. What do you mean? Eh, di ba, Dok, malapit na po yung birthday mo? Eh, may party po ba kayo kasama si Zoe at Ma Moira? Honestly, I don't know. Hindi pa rin kami okay ni Zoe and I wouldn't be surprised kung nakalimutan niya. Naku, Dok. Sigurado po ako na hindi po makakalimutan ni Zoe yung birthday mo. Bakit mo pala natanong? Kasi po, Dok, gusto ko po sana na ilibre po kita sa birthday mo po. Parang pa-advance birthday gift ko na rin po sa'yo. Talaga? Opo. Libre po ba kayo sa Saturday? Naku, anak. Sayang, may conference ako niyan. Sige, okay lang po. Next time na lang po siguro. Bakit? Sinabi ko ba na hindi ako pwede? Anak, I know that I've been prioritizing work ever since. Ngayon naman, I want to prioritize yung anak ko. Para naman makabawi ako kahit papano. So yes, it's a date on Saturday. Sige po, Dok, ha. Basta, Dok, dadalhin ko po kayo dun sa masarap na cafe, yung April's Cafe. Sige. Sige po, Dok. Annalyn. Anak, maraming salamat. Ngayon pa lang, alam ko na ito ang magiging pinakamasaya kong birthday. Fidel! Ano na? Nasaan yung results? Dok. Wala pa eh. What? Sabi mo 3 days. Eh, 3 days na. Yan, ano yung mga hawak mo? Lab results. Pero wala pa po yung sa inyo dito. Marami po kasing nakasabay na labs. Kaya bukas pa po lalabas yung result. Fine. Pero bukas, siguraduhin mong nandyan na, ha? Anak pala ni RJ si Annalyn. Kaya pala matalino at maganda din si Doktora Santos. Pwede ba? Huwag mo nga mabanggit-banggit yung pangalan ng babaeng yan. Napaka-negative ng vibes ang pangalan niya. But it's already the talk of the town. Narinig ko nga lang ang news sa private nurse ko from Apex. I'm sure tuwang-tuwa si Annalyn na pinag-uusapan siya. Doktora, nawawalang eredera. Ugh, I hate her! Moira, walang ginawang kasalanan sa'yo si Annalyn. Ikaw nga itong laging galit sa kanya. Isa siyang malaking kasalanan. You are only making things more difficult. Kaya ayan tuloy si Zoe, hindi matanggap si Annalyn bilang kapatid niya. Look what happened sa interview. Alam mo, baka kung anong maisipang gawin nun. Para lang masabi na hindi niya talaga kapatid si Annalyn. Oh, Fidel. Ito na ba yung siblingship DNA test result? Yes, Doc. Naihabol ko pa bago ako mag-last day sa Lunes. Maraming salamat. And good luck sa Australia. Doc, good luck po sa mababasa niyo. Bakit? Zero percent? Hindi match si Zoe at saka si Annalyn? Are you sure complete ang specimen? Yes, Doc. May specimen from Zoe's mother and Annalyn's mother. Ibig sabihin, hindi sila magkapatid? That's impossible! Anak ko silang dalawa!
Magkapatid sila. Are you sure tama ang test results? Yes, Doc. Triple check ko na po yan. Ibig sabihin, isa sa kanila ay hindi ko anak. Imposible. Anak ko si Zoe at saka si Annalyn. If you want a paternity test, Doc, let me know. Nandito pa ako hanggang Lunes. May paternity test na kami ni Annalyn. Nag-match kami. Fidel, please, huwag mo muna ibigay kay Zoe ang test results. At huwag mo muna sabihin sa kanya na nasa sa'yo na, okay? Yes, Doc. And kung ano man ang pinag-usapan natin, let it remain confidential, okay? Nakakasa po kayo, Doc. Sige, you may go. Hello, ma'am? Nasa duty pa ako. Sabi mo na gagawa ka ng paraan para malaman mo kung kapatid mo si Annalyn. Tell me, what did you do? Talagang tinawag mo talaga yon? Pwede namang mamaya yan. No, it can't wait. Tell me now! Nagpa-siblingship DNA test ako. It's like a paternity test, but this time it's to determine the relationship between siblings. Kung magkapatid ba talaga kami? Bakit mo ginawa yon? Because I want to be sure. Malay natin makita sa results na hindi kami magka-match ni Annalyn. Meaning, hindi talaga siya anak ni Dad. Hindi talaga kami magkapatid. Hindi mo dapat ginawa yon. Why? Hindi talaga kayo magma-match dahil half-siblings lang kayo. Mom, may parameters yun. Kahit na half-siblings lang kami, makikita pa rin if magkadugo kami. But I'm hoping na hindi kami magkadugo para malaman ni Dad na hindi niya talaga anak si Annalyn. Nasa'yo na ba yung results? Alam naman ang daddy mo? Wala pa. Tomorrow pa yung labas. Hindi yan pwede, Zoe. Bawiin mo yung test. What? No! Zoe, I'm telling you, bawiin mo na yung test! No, I want to be sure. Sige na nga, Mom. May patience pa ako. Zoe, hello? Hello! Bakit, Moira? May problema ba? Bakit ayaw magpa-test si Zoe? Kung mag-match sila ni Annalyn, nothing changes. At kung hindi naman sila mag-match, well then, you and Zoe win. So ano? Ha? Huh? May problema ba? Bakit ayaw mo silang matest? Nerissa, please, ang dami mong tanong. Just leave me alone. Hello, Moira. Nasaan ka? Nasa bahay ako. Bakit ba? Kailangan natin mag-usap. Sarah? Ano bumili ito? Expired na yan. Siya bumili yan. Uy, ano diretsong ilar na yan? Hoy, iba na. Doc! Halika na dito. Wala naman si Doc Zoe. Mahilip sa hilip ka dyan eh. Halika na! Kami nagkatago! Kaya nga eh! Ganun pa lang nagtatago sa tao, ay nakakalok. Ganun-ganun pa. Ano ba? Taga, ba't ka ba nandito? Di ba off mo? Iba talaga ang dedication ng isang Annalyn Santos. Oo nga. Ako kapag day off ko, ay wala nakahilata lang ako sa apartment. Giver ko kung sinong tumawag eh. Si Doc Tanyag yan o si Ma'am Moira Bonlaki. Wow, tapang. Nakawalang anak ka rin, Tanyag Yard. Anyway, Doc, anong ginagawa mo dito? Hindi, kasi inahanap ko si John. May hingin ako sa kanya. Eh, kanina naman mo kagabi. Teka, text mo kaya? Baka toxic. Ayun, kaya. Speaking. Uy, Ricky! Sorry, hindi ko na napadala kanina. Medyo toxic kasi sa duty. Pero eto na. Thank you. Uy, thank you! Thank you! Gift check! Anong gift check? Saan? Wala, sa April's Cafe in the store. Thank you. Oh my God, doon! Kaya nga. Kaya ka nanghingi ng gift check, di ba? Kasi nga mahal. Anay, nanghihingi ka?
Eh, Doc, technically sa'yo itong ospital. Mayaman ka na. You owe us! Anong sasabihin yun? Hindi, no? Wala kaming pera ni nanay. Humble? Wait lang. Ang importante kasing tanong dyan, sino ang kasama sa April's Cafe and Restaurant? I love that question. May date! Ah! What date? Sino? Si Rega? Ah! Alapin sana. Baka kayo kayawan, hindi date. Gusto ko lang sanang i-treat si Dr. Tanyag para sa birthday niya. Oh. Eh, syempre, gusto ko sa magandang restaurant, kaya nungingi na ako. Thank you, ah. Okay. Sige na, una na ako eh. Wala mo na akong duty. Ay, wow! Ay, lambot ha! Eh, ikaw na. Bye, Doc. Fresh siya. Nasa gift check namin. Kaya nga, bansa lang. Asan na? Moira! Niloko mo ba ako? Robert, what are you saying? Tell me, anak ko ba si Zoe? Anong pinagsasabi mo? Robert, we've been together for more than 25 years. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Ikaw lang ang nakabuntis sa akin. Paano mo sasabihin na hindi mo anak si Zoe? Then how can you explain this? This is a siblingship DNA test. Hindi match sila Zoe at saka si Annalyn. Zoe! Zoe! Alam mo ba, si Annalyn, ititreat ang daddy mo sa isang expensive resto. Sorry ka. Ititreat niya si dad? Yeah. Alam mo, masyado talagang pabida yung Annalyn na yan. Kasi niya siguro maging favorite daughter, no? Sabihin mo, only daughter. Of course that will never happen. I'm dad's only daughter. I'm sure ginagrab niya yung opportunity na to. Kasi alam niyang inaway ko si dad. Ako anong paninira pa yung pinagsasabi nun. I know, right? So, ano nang gagawin mo? Patapos na ako sa duty ko. Humanda sa akin yung Annalyn na yan. Tatapusin ko na yung pag-main character niya sa buhay namin. Malamang! Dahil hindi naman sila nanggaling sa iisang set ng magulang. Magkaiba ang nanay, pareho lang ang tatay. Ipapaliwanag ko sa iyo yung test na to, ha? Kung talagang magkadugo kami, lalabas sa test results na 99.8%. Pero tingnan mo, 0% probability. Baka hindi mo naman anak si Annalyn? Ano bang malay natin sa history ni Lynette? Kung sino-sino lalaki sinaman niya? Anak ko si Annalyn dahil nagpa-paternity test na kami. Pero si Zoe... Oh my God, Robert! Iniisip mo talaga na hindi mo anak si Zoe nang dahil lang sa Annalyn na yan? Labas si Annalyn sa usapan na to. Let's focus on you. Anak mo nga si Zoe! Believe me! Then, walang mawawala kung magpa-paternity test kami ni Zoe. What? Bakit mo gagawin yon? Ano na lang iisipin ng anak mo na gagawin mo yun sa kanya? Hindi niya kailangan malaman. Kukuha lang ng specimen sa mga gamit niya. Robert, I won't let you! Iniinsulto mo yung anak natin! Iniinsulto? Or natatakot ka? Hindi ako natatakot! You have a lot of faces, Moira. But I know when you're scared. And right now, you look terrified. Dahil ba may secret ka? Wala akong secret. Robert, can you please stop manipulating me? Then hayaan mo kami magpa-DNA test ni Zoe. Wala namang mawawala. No, Robert, please! Please don't do this to Zoe! Then tell me the truth! Ako ba talaga ang tatay ni Zoe? Yes, Robert, ikaw ang tatay ni Zoe! Then magpapa-DNA test kami. No, Robert, please don't do this! Mayroon mo lang gawin sa anak mo. Kawawa naman si Zoe. Please, huwag mo na itong gawin. Please, Robert, no! No!
Happy birthday, Tay! Kamusta kaya yung celebration ni na RJ tsaka ni Annalyn? Baka nag-i-enjoy. Wow! Ang ganda! Parang preschool. Gusto mo yung ginagawa mo dito? Para sirain ang surprise mo sa daddy ko. Nasa si Zoe? Kasama mo ba siya? She's going to April's Cafe and Restaurant po. What? Nawala yung mga mahal ko dahil sa'yo! Dahil inagaw mo sila! But not this time. Hindi ko hayaang aagawin mo yung daddy ko. Nauubos ang pasensya ko sa'yo, Moira! You answer me! Anak ko ba si Zoe?